pinakamamahal, pakinggan ninyo ito. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at gayong bayan at isang taon kaming titigil doon, mangangalakal at kikita ng malaki. Ni hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Sapagkat ang buhay ninyo'y parang aso, sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala, ito ang dapat ninyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagpapalalo. Masama iyan. Ang nakaaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Ang Salita ng Diyos. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Bawat isa ay makinig ang sino paman, kahit saan naroroon ay makinig ang nilalang, kahit ikaw ay dakila o aba ang iyong lagay, makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambog na sa yaman nananalig, dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos, hindi kayang mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas, gaano man ang halagang hawak niya ay hindi sapat, upang siya ay mabuhay ng hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Ang lahat ay namamatay, ito na may alam niya, maging mangmang o marunong kahit hangal pati tanga, yaman nila ay maiiwan sa lahi na magmamana. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo, at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Father Jeff ng Diocesan Shrine and Parish of St. Joseph sa Las Piñas City. Tara po, pagnilayan natin ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Ngayon po ay May 22. At para sa maraming Pilipino at sa Agustinian family sa Pilipinas at sa buong mundo, pinagdiriwang natin ang paggunita kay Santa Rita de Casia o si St. Rita of Casia. Siya po ay tinatawag na Patron Saint of Impossible or Lost Cases. Oo. Kaya maraming mga lumalapit sa kanya at humihingi ng kanya intercession, lalo na kung meron silang mga mabibigat na problema o mga pinagdadaanan na sa tingin nila ay imposibleng mabigyan ng lunas o imposibleng mabigyan ng solusyon. Si Rita po ay lumaki sa Italia. At sa kasamaang palad, sa edad na 12, siya ay pinagkasundong ikasal sa isang lalaking mas matanda pa sa kanya. At itong lalaking to na napangasawa niya ay naging malupit at marahas sa kanya. Kaya pinagdadasal niya na sana dumating yung punto na ang kanyang asawa ay magbagong buhay, maging malapit sa Diyos at maging mapagmalasakit naman sa kapwa-tao. Awa ng Diyos, naging effective yung panalangin sana ni Rita, ngunit nang siya yung kanyang mister bumabait na at nagbalik loob na sa Diyos, ito na may napatay ng isang karibal na pamilya. At dahil doon, ang dalawang anak ni Rita ay nagtangkang ipaghiganti ang kamatayan ng kanilang ama. Kaya nalulung din sa bisyo at buhay ng kriminalidad ang dalawang anak ni Rita.
dagdag na naman sa pasakit at dagdag na naman sa ipagdarasal ng kawawang babae itong dalawang anak niya. Ay kasamaang palad na naman ang dalawang binatang ito ay namatay due to natural causes nung taon na sumunod. Ngayon siya na ay byuda at wala na siyang mga anak. Si Rita ay nagdesisyon na pumasok ng kumbento para magmadre. Ngunit sa kabila ng kanyang kabanalan ng buhay, ang mga superiora hindi siya agad pinayagan. Sa halip, binigyan siya ng ilang mga challenges para mapatunayan na siya talaga ay karapat-dapat na maging bahagi sa buhay relihiyosa. At kasama na doon ang pakikipagkasundo ng pamilya ni Rita sa pamilya ng taong pumatay sa kanyang asawa. Matapos ang ilang panahon ng panalangin, ng pakikipag-usap at pag-aayos, naayos naman at naplansya ng mabuti yung gusot ng dalawang pamilyang ito at saka pumasok ng kumbento si Rita kung saan siya ay nakatanggap ng isang kakaibang gift, ang stigmata o ang sugat ng Panginoong Jesus na nagpakita sa kanyang noo. At dahil dito, siya ay naghirap, siya ay nagpakasakit hanggang siya ay namatay sa edad na 70. Siguro isipin natin, anong nais ituro ng buhay ni Santa Rita sa atin? Tatlong bagay. Una, walang imposible sa Diyos. Siguro narinig na natin yan lalo na sa Ebanghelyo. Doon sa Annunciation kay Mama Mary, sinabi ni Angel Gabriel, "Nothing is impossible with God." Bakit? Ang Diyos ang may hawak ng lahat ng detalye ng buhay natin. Ang Diyos ang siyang gumagabay sa atin sa bawat yugto at bawat parte ng buhay natin dito sa mundo. Kaya ang importante sa Kanya ay magtiwala tayo sa plano at paggabay ng Panginoon para sa atin. Walang imposible sa Diyos. Ikalawa, God will make a way. Grabe yung buhay ni Santa Rita. Para iisipin natin, from one kamalasan to another, grabe lahat yung pinasok niya. Pero gumawa ng paraan ng Diyos para magbagong buhay ang kanyang asawa bago mamatay, para matapos ang cycle of violence and revenge sa kanyang pamilya, upang magkaroon ng pakikipagkasundo ang pamilya niya at ang pamilyang kaaway ng kanyang asawa at siya'y makapasok sa loob ng kumbento. Diyos ang gumawa ng paraan. Oo, ginawa ni Rita yung best niya na maiayos ang buhay niya at ng kanyang pamilya, pero in the end, ang Diyos ang gumawa ng paraan para ma-achieve niya ang lahat ng bagay na ito, hindi dahil sa kanyang lakas, kundi dahil sa pagmamahal ng Diyos sa kanya. God will make a way. At ikatlo, God writes straight through crooked lines. Siguro isipin natin, hindi lang kay Santa Rita, kundi sa buhay ng maraming santo, ang daming baluktot na detalye. Mga buhay ng kasalanan, buhay ng bisyo, mga pangit na nakaraan, mga masakit na nakaraan sa buhay ng mga santong ito. Pero sa kabila ng mga crooked lines na ito, nakagawa ang Diyos na isang magandang kwento ng buhay kabanalan, buhay pagiging alagad. At siguro yun din ang nais ituro sa atin. You might think your life is crooked. Marali isipin mo, ang daming baluktot sa buhay mo, ang daming salasalabat na detalye sa buhay mo, pero paalala sa'yo ng Diyos, huwag kang matakot. Walang imposible sa Kanya, magagawa niya ng paraan at nagsusulat siya ng isang magandang kwento gamit ang buhay mo. Kaya mga kapatid, manalangin po tayo. Panginoong Diyos, salamat po sa biyaya ni Santa Rita de Casia. Siya na nagtiwala sa iyong anak na si Jesus at sa kabila ng kabalintunaan ng maraming detalye sa buhay niya, nakita niya kung paano ka kumikilos, paano ka gumagalaw. Panginoon, basbasan niyo po't gabayan ang mga kapatid namin na nasa mga imposibleng sitwasyon sa buhay nila. Imposibleng gumaling, imposibleng malusutan ng problema, imposibleng pumasa, imposibleng makaahon sa buhay. Panginoon, bigyan niyo po sila ng bagong pag-asa upang sa pananalig nila sa iyo at sa kanilang pagtsatsaga ay maabot nila hindi lamang yung kanilang hinahangad na pangarap, kundi ang kalutasan ng lahat ng bagay ayon sa iyong kalooban at ayon sa iyong daan. Hinihiling namin to sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
At yan po ang ating pagninilay ngayon, May 22, Memorial of St. Rita of Casia. Shoutout po sa Agustinian family, particularly po sa mga Agustinian Recollect Sisters, sila po na naghahawak ng St. Rita Orphanage Paranaque at St. Rita College. Nawa, katulad ni Santa Rita at lahat ng mga Agustinian Saints and Blesseds, kayo po ang maging halimbawa at huwaran ng kabanalan at ng pagiging malapit sa Diyos sa bawat oras ng inyong buhay at ministeryo. Ugaliin tangkilikin ng TV Maria Philippines sa lahat ng kanyang social media platforms. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Diocese of Paranaque. Shalom!